Hi guys! This is Mew. Welcome back to my channel. Ang mga compilation natin ngayon ay mga bread, tinapay, mga loaf bread at pandesal na pwede sa keto or low carb diet. 10 recipes ang ipapakita ko at syempre meron pang bonus na cookie na 3 ingredients lang. So karaniwan sa binibake natin, ang ginagamit natin either almond flour or coconut flour. Ang almond flour at coconut flour ay pwede mong mabili online sa Nutrifines, sa Shopee. So kahit na naka-lockdown, pwede ka pa rin mag-bake. Pwede rin bumili sa healthy options. Hindi ko lang alam kung nagdi-deliver din sila ng mga ganito. Ito naman, organic coconut flour na nabili ko sa healthy options. Sa mga sweeteners naman, yung keto-approved sweeteners na ginagamit ko for baking kasi heat-stable sila, it's either monk fruit or erythritol. Yun yung madalas kong gamitin. So sa erythritol, nabili ko din yung erythritol ko sa healthy options, pero meron din akong nakitang erythritol na pwede nyong bilhin online sa Nutrifines. Ngayon, kung hindi na tayo lockdown, meron ding nabibili sa SM Mega Mall, sa Wonder Bake, or sa mga ibang bakery. Basta tanungin nyo lang kasi madalas naman nagsusupply din sila ng mga keto-approved na sweetener. So, sa monk fruit, ito, meron nagpadala sa akin. So, pwede nyo din itong itry. Our Wholesome Pantry. Nilagay ko na yung description din nito dun sa aking Instagram. So, check nyo lang yung aking Instagram. So, mayroon din silang brown. Kasi yung madalas yung nabili ko nung una, monk fruit na nabili ko sa Healthy Options ay brown. Pero, ito mayroon din silang white. So, ito tig 1 kilo. Tsaka, ang ganda ng packaging niya. Tapos, yung mga bread natin, ginagamitan natin ng psyllium fiber. Ito kasi nakakatulong to para umalsa yung tinapay. So, itong psyllium fiber naman, available to sa Mercury Drugstore, pero available din siya sa mga supermarket. At meron ako nakita nito sa Save More, pero meron din ito online sa Shopee at saka sa Lazada. And sa baking powder naman, ito yung ginagamit ko. Ito yung brand niya. Mura lang to. I think 25 pesos. Hindi ko sure, pero basta mura lang siya. Tapos, konti lang naman ang ginagamit natin na ganito sa ating mga recipes. Sa cheese naman, ang madalas na gamitin ko ay yung Chivital na quick melt. Tapos, gumagamit din ako ng queso. I think cheddar yun, pero wala kasing masyadong nakalagay na information. Pasteurized siya. Less processed kasi yung cheese na yun, kaya mas preferred siya sa keto or low carb diet. Pwede rin naman yung Anchor na cheese. Medyo mas pricey nga lang yun. So, sa Chivital, meron na akong nakikita na cheddar at nagamit ko na yun. Okay din lang naman siya. Sa butter naman, kapag nagbe-bake ako, madalas ang ginagamit ko ay yung Anchor butter din lang kasi grass-fed yun. At sa cream cheese naman, gumagamit ako ng Philadelphia na brand. Sa baking, madalas ang kailangan mong gamitin na butter is unsalted kasi may mga recipes na hindi mo kailangan lagyan ng asin. So kung salted yung nabili mo, pwedeng mas maalat yung timpla mo. Yung mga iba naman, ang tanong nila is parang pwede ba to up to 7 days? Para sa akin na halos lahat ng mga binibake ko kasi nauubos ko siya within 5 days. So hindi ko na try na umabot ng 7 days. Siguro mayroong time pero hindi ko na maalala. Ang ginagawa ko, 3 days na room temperature lang kahit hindi mo ilagay sa ref. Pero kapag pang 4th day na nilalagay ko na sa ref, para sure na aabot siya ng 5 days nang okay pa rin yung lasa. Yung mga ipapakita natin na recipes dito ay syempre compilation lang. Check nyo yung description box below kung mayroon kayong gusto na itry na recipe kasi yung nasa description box, yun yung complete or full video para makita mo lahat ng ingredients. Yung iba, may kasama siyang macros. I think yun lang naman yung mga information na kailangan nyo. And then, additional information is nandito na rin sa video compilation. Pero kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko nabanggit sa video na ito, let me know down the comment section below para pag nabasa ko, itry natin isama sa next video or subscribe na lang kayo sa aking Instagram tsaka sa Facebook kasi madalas dun ko nilalagay yung mga sagot pati yung additional information about keto food, keto products o kaya sa mga keto finds na nakita ko sa supermarket. Yung mga ipapakita natin sa video na to ay binibake, ginagamit natin yung oven natin, pero subscribe lang kayo kasi yung next na video na gagawin naman natin ay compilation ng no-bake pastries. So ito ay puto, pwedeng crackers, pwedeng
kahit ano, like cake, na pwede nating gawa ng paraan para hindi na i-bake. So, hindi mo na kailangan ng oven. Ang kailangan mo lang ay yung mga ingredients. So, without further ado, ito na yung mga bread recipes natin. So, umpisahan natin sa pandesal. Itong pandesal na to ay made out of almond flour. Tapos, ginamitan din natin siya ng psyllium fiber, onting baking powder, at saka, syempre, nalagyan na rin natin ng palaman. So, kailangan mo lang din dito yung mainit na tubig, egg white, tsaka apple cider vinegar. Pero kung wala kang apple cider vinegar, okay lang yan kasi yung regular na suka na dato puti ay pwede rin. At napakadali lang tong gawin. Check nyo yung previous video ko or yung description box for the full video. Pero basically, paghahalu-haluin mo lang lahat ng ingredients hanggang makapag-form ka ng dough. Tapos ito naman yung ginamit natin na palaman. So, ito na siya. Hindi siya kasing lasa talaga nung regular na pandesal natin, pero kapag ikaw ay nasa keto or low carb diet, for sure, mai-enjoy mo to. And then, nilagay ko din na ang net carbs niya para sa isang pandesal ay 4 grams. So, ibig sabihin, hinay-hinay din lang sa pagkain ng mga baked goodies na gawa sa almond flour or coconut flour. Kasi kung mapapansin mo lang na kapag newbie ka, hindi nila nire-recommend na kumain ka agad ng mga ganito. Kasi nga, bukod sa medyo mataas din sila sa net carb, mas maganda na whole foods yung kainin mo. So, itong Lily's Light Peanut Butter, hindi ko alam pero may nag-comment sa aking video na may iba pa daw ingredients maliban sa stevia. Pero based on the description naman nung sa Lily's is stevia, so let me know kasi wala na rin ako nung box noon, so hindi ko na rin siya makita. So ayan, peanut butter, then ham and cheese and egg, and then masarap na siya. Same recipe or ingredients, gumawa din naman ako out of that ng burger buns naman. So ito siya, pareho din, hindi ko alam pero yung mga iba may mga nag-comment na basa pa rin yung loob pero okay na yung labas. Pero napakaraming nag-comment na nagustuhan talaga nila itong recipe na to. So yan, ito yung ginamit kong psyllium fiber. Nabibili lang yan sa Mercury Drugstore o kaya sa Save More. And then yung pinakita ko nga din kanina sa intro, yung baking powder na ginagamit ko. Though kung napansin mo kanina, binanggit ko na medyo mataas pa rin yung net carb niya, pero compared sa regular na tinapay, siguro ang isa na tinapay, like pandesal, pwedeng umabot na yun ng 16 to 20 net carb. Depende na rin kasi yun sa mga ingredients na nilalagay nila. Tsaka kasi nakakabusog tong tinapay na to kasi nga gagamit tayo ng almond flour at tsaka ng coconut flour. Compared sa regular flour na ginagamit natin, mas dense itong ingredients na to. So nakakabusog talaga siya. Pag nakakain ka ng isang pandesal, feeling ko mabubusog ka na. Tsaka kapag nasa keto or low carb diet ka, nakakabusog talaga. Yung kapatid ko na hindi nagkikito, kapag kumakain siya ng ganito, nabubusog na rin siya sa isang pandesal. At take note, lalaki siya. So, ito na yung burger natin. Nilagyan ko siya ng tuna patties. So, nandyan na rin yun sa description or sa previous videos ko. Matche-check nyo kung ano yan. Gumagawa din pala ako ng mga patties na gawa sa vegetables. So, mayroon din yun. Available din yun. Ito, pagkatitikman mo, napakasarap talaga niya. Para na yung regular burger na nabibili sa mga labas like McDo, Jollibee, ganyan. Masarap talaga siya kasi complete ingredients naman siya. Tsaka nilagyan ko siya ng cheese, yung anchor cheese yan, yung square na yan. At naalala ko pala na may nag-comment sa akin before na basa yung loob pero na-fix namin yung issue niya kasi nga mas malaki pala yung gamit niya na oven kasi yung oven ko is 19 liters lang. So, nung ang ginawa niya is medyo tinagalan niya yung baking hours at okay naman na afterwards. Itong burger buns na to, pwede mo siyang dalhin kapag kakain ka sa restaurant. Well, naka-lockdown tayo today, pero pag dumating yung time na pwede na ulit lumabas ito, pwede mong dalhin yan sa labas. Tapos kapag mag-order ka sa McDo o kaya sa Jollibee, pwedeng palitan mo yung burger buns. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na burger patties. Ang ginamit natin dito ay squash, cabbage, at saka sayote. So, yung squash pala, just an FYI, kapag ikaw ay newbie or hindi po pa na-achieve yung goal mo, iwasan na lang muna kasi medyo mataas siya sa carbs. So, itong sayote,
Tsaka ito namang cabbage ay okay lang naman. Pero kung achieve mo na yung weight mo tulad ko kasi matagal na rin ako sa keto or low carb diet, more than a year na, okay na rin yan na gamitin at alam naman natin na ang kalabasa ay masustansya. Napakadali din lang gawin ito. Tapos ipiprito mo lang yung gulay. Ikaw na yung bahala kung ano pa yung mga seasoning na ilalagay mo. Pero ako basic lang yung mga nilalagay ko talaga. Asin, paminta, tsaka cayenne kasi mahilig ako sa maangkan. So, ito na yung tatlong vegetable burger natin. Masarap siya. In fairness naman, siguro pwede mo siyang haluan ng giniling yung vegetable para mas lasang-lasa mo na karne talaga yung palaman instead of vegetables. Pero, in my experience, pagka tinikman ko to, masarap talaga siya. Minsan hindi mo siya mapapansin na gulay siya. At ito naman yung cheese loaf bread natin made out of coconut flour. Napakadami talaga ng nanood nito. Umabot na siya ng 120,000 views. Tapos marami ding foreigner na nagko-comment dito na nagustuhan din talaga nila yung lasa. Kasi kapag ka ang ginagawa mo is coconut flour, madalas malalasahan mo talaga yung coconut, pero ito medyo subtle lang siya. Malalasahan mo pa rin siya, pero hindi OA na coconut yung lasa niya, kasi nga nilagyan natin siya ng cheese. So, kung iti-check nyo yung ingredients nito doon sa aking full video, konti din lang talaga kasi lahat ng ginagawa ko as much as possible ay simple at konti lang yung mga recipes. Halos lahat ng ingredients nito ay mabibili mo sa supermarket. Siyempre, maliban sa coconut flour or sa almond flour. Pero this time nga, coconut flour. Maraming nagre-request na kung pwede daw, gawin ko yung version na tulad ng pandesal kasi made out of almond flour siya. Gumawa naman ako ng version ng coconut flour. Tapos ito naman coconut flour, version naman ng almond flour. So, try natin kung kakayanin. At basta huwag mong kakalimutan na i-preheat muna yung oven bago mag-start ng baking. So, mas mataas siya ng 75 degrees compared sa original na temperature kung paano mo siya i-bake. Or, gamitin mo na lang yung standard na preheat, 10 to 15 minutes ng 350 degrees Fahrenheit. So, yan, nilagyan ko siya ng palaman na chocolate. At saka, pwede mo pang lagyan ng kung ano mga palaman, basta make sure na low carb din sila. Ako, minsan, ang madalas na palaman ko is sardinas na may itlog. At since maraming nagko-comment na since coconut flour yung ginamit natin sa loaf bread na yan, na cheese bread, sabi nung iba para siyang macaroon. So, gumamit na rin tayo ng same ingredients at dinagdagan lang naman natin to ng nuts para gawing muffins. Ayan. So, yung ingredients niya is basically the same pero depende pa rin siya sa kung anong molds mayroon ka, kung gaano karami yung lulutuin mo. Tapos, pwede kang gumamit ng iba't ibang klase ng nuts so long as keto approved. Itong ginamit ko dito is walnut pero pwede ka rin gumamit ng almond nuts o kaya mani. Halos lahat ng mga ginagamit ko tulad nitong pan tsaka itong mga paper na lagay ng muffins, binili ko din yan sa Shopee. So, check nyo yung grocery haul ko for baking sa Shopee. Tapos, makikita nyo lahat yung mga yan. Pati yung mga link, I think, nilagay ko doon. So, ganyan yung mga amount na nilagay ko. Tapos, mag-e-expand siya. Pero, hindi din ganun kalaki yung e-expand niya. So, ganyan lang siya kasi kulang ng isa yung dough na nagawa ko. So, lima lang talaga. Tapos, ito yung ginagamit ko na 19 liters lang na Micromatic na nabili ko din lang sa Shopee tong oven na to. So, nagagamit ko pa rin naman siya hanggang ngayon, 1 year na siya, tsaka maraming bumili, okay din naman daw sa kanila. So, ito na siya. Kung napansin nyo kanina, umalsa siya, nag-expand siya, pero hindi din ganun kabongga. So, ganun yung amount na ilalagay nyo para maging ganito yung muffins nyo. At ang maganda dito kapag nasa work ka na ulit o kaya pumapasok na ulit sa school, maganda siya na baunin natin for lunch. At kapag nagsawa ka na, gawin mo na siyang ensaymada. Lagyan mo lang siya ng butter at ng additional cheese on top. At ang next naman ay itong pizza na may kasamang creamy pasta at iced tea. So, ito naman, pwede mong pagsamahin yung almond flour and coconut flour tulad ng ginawa natin sa recipe na to sa ating pizza dough. Sa recipe nito, gumamit ako ng pizza pan, pero kung wala ka niyan, it's fine kasi mafo-form mo pa rin yan. Kasi meron na rin akong recipe na nagawa na hindi ginamitan ng pizza pan.
Then, lagay na lang ng toppings na gusto mo. At ito naman yung pizza na hindi natin ginamitan ng pizza pan. So, ayan, ifo-form mo lang yung dough. Medyo mabusisi lang to at medyo matrabaho ng konti, pero madali din lang naman talaga siyang gawin. Ayan, ifo-form mo lang siya nung size na gusto mo. Tapos, lagyan mo siya ng pizza sauce. Yung pizza sauce na yan, nabili ko sa Healthy Options at mababa lang yung net carbs niya. Kasi yung iba na pizza sauce ay mataas, so piliin mo yung konti lang yung net carb niya. Or pwede kang gumawa na lang ng sarili mo. Tapos yan, pwede mo siyang lagyan ng ham, cheese, or whatever na gusto mong ilagay sa pizza mo. Basta make sure yung mga ingredients na yon ay pasok sa keto or kaya low carb diet. At maya-maya lang, ready na ang pizza mo. Enjoy! Next ay itong cloud bread. At ito yung may pinakamababa na net carb. 0.6 lang siya per bread. At napakalambot nito at napakabango. So, simple lang din yung mga ingredients nito, pero lalagyan mo siya ng cream cheese at tatlong egg. Tsaka yan lang siya. Baking powder, pinch lang ng salt and sugar. Ang mahalaga dito ay ma-follow yung ingredients at syempre, hindi pwedeng maghalo yung egg white sa egg yolk. Kaya yun yung ginawa ko. Sineparate ko sila ng maayos talaga. Tapos, ibibake lang to ng 25 to 30 minutes. Nilalagay ko din kung ilang Fahrenheit or degrees Celsius. At yan na yung finished product natin. Pwede mo rin tong baunin sa school or kaya sa office kapag nakakalabas na ulit tayo. At promise, napakabango. Napakasarap niya. Kung ako, lalagyan ko siguro ng additional na sweetener kasi nga hindi siya ganun katamis. Pero ang itsura niya ay parang napakatamis. Napaka-fluffy niya. At next ay itong fat head crackers or bread na napakabango at tatlong ingredients lang to. Almond flour, cream cheese, tsaka quick melt na cheese. Chivital yung ginamit ko dito at pwede mo siyang ilagay sa Ziploc at baunin mo kung papasok na ulit sa office o kaya sa school. Or kaya syempre dahil nasa bahay lang tayo, pwede mo pa rin siyang ilagay sa ganyan Ziploc and then kainin mo kung nagugutom ka na. From quick melt cheese kasi itong Chivital mura to, okay din na gumamit ng mozzarella cheese. At since maliit lang yung oven natin, ang ginawa ko is hinati ko tong dough na nagawa ko tapos gumawa ako ng shape na bilog tapos yung isa is rectangle lang siya. Pero buong bread lang yon na nilagay ko siya sa oven tapos hinati-hati. So tusok-tusokin mo siya ng tinidor para hindi siya lumobo. Tapos yan, i-cut mo na lang siya ng gusto mo na cut. At pwede mo rin siyang lagyan ng palaman na tuna at saka ng mayonnaise para mas mabilis ka mabusog. At onti din lang yung net carb nito, less than 1 per piece. At ito yung isa sa pinaka-favorite ko, yung garlic bread. FYI lang, kasi gagamit tayo ng cheese dito, so ang gagamitin mo ay unsalted na butter kung gagamit ka ng butter o kaya iwas-iwasan mo yung pagdagdag ng asin dito kasi ang cheese ay maalat na. At since bago pa lang ako nung ginawa ko to, ang ginamit ko na cheese dito ay yung Eden cheese. Kaya lang hindi siya ganun ka-keto friendly, do maganda yung macros niya kasi it contains maltodextrin. Itong maltodextrin na to is very high in GI and raises blood glucose causing insulin spikes which is contrary to what the keto diet aims to achieve. Napakadali din lang gawin nito at syempre isa siya sa pinakagusto ko kasi ang sarap niyang kapartner ng kape tsaka ang sarap din ng garlic flavor niya. Itong next naman natin ay almond flour loaf na hinaluan ko ng flax seeds. In fairness, nagustuhan ko din yung lasa nito. Masarap din siya. Yun nga lang, hindi kasi masyadong umaalsa yung flax seeds. So, kung mapapansin mo, ganun lang yung itsura niya. Pero malambot talaga to, tsaka masarap. Tsaka isa siya sa pinaka nagustuhan ng kapatid ko na hindi nagkikito low-carb diet. Itong next naman ay malunggay almond bread. So, may almond to, mayroon din siyang flax seeds at hinaluan ko siya ng psyllium husk para medyo umalsa siya. Okay din naman yung lasa, basta huwag nyo lang dagdagan ng malunggay powder kasi papait na siya. At least, mas healthy version siya. At ito namang pinakahuli ay isa sa pinakagusto ko din na cookie kasi tatlo lang yung ingredients nito. Almond flour,
Tapos, eretritol yung pinaka-sweetener natin. And then, peanut butter. Siyempre, yung ginamit natin dito ay unsweetened na nabili ko sa Healthy Options. Pero, pwede ka namang bumili ng peanut talaga. Tapos, ikaw na mismo yung gumawa ng peanut butter. Tapos, ayan, ibibake mo lang siya ng 10 to 12 minutes at ayan na siya. For sure, magugustuhan nyo to kapag ginawa nyo rin. At napakadali lang talaga siyang gawin. And that's all for today. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!